Sa May 2, Miyerkules, inaasahang darating ang mga delegado sa 45th Asian Development Bank Board Governors Annual Meeting. Kaugnay niyan, pansamantalang magpapatupad ang MMDA o ang Metro Manila Development Authority ng total modified truck ban sa Kamaynilaan sa May 2 hanggang May 9. Ibig sabihin, bawal munang bumiyahe sa Metro Manila ang mga naglalakihang truck sa mga itinakdang oras. Exempted naman daw ang mga truck na may mga kargang perishable goods katulad ng prutas, gulay, karne, tinapay at yelo. May report si Mariz Umari. Mahigit 4,000 delegado mula sa 67 bansa ng Asian Development Bank ang inaasahan darating sa bansa sa May 2 para sa 45th Asian Development Bank Board Governors Annual Meeting na gaganapin sa PICC sa Pasay City. Kaya ang MMDA sinimula na ang paghahanda sa mga kalsada ng Metro Manila kabilang na ang pagpapatupad ng Total Modified Daytime Truck Ban. Ibig sabihin, bawal lumabas ang malalaking truck sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila mula 4am hanggang 9pm. Gayunman, papayagan ng mga truck na bumiyahe papunta ng NLEX mula Pier o yung papuntang Pier mula NLEX. Kailangan natin i-showcase hindi lang siguro yung ating lansangan. Kailangan ipakita natin sa ating mga bisita na maayos din yung ating kalakhang Maynila. So, iba yung impression dapat. The impression will reverberate and even positively affect our tourism industry, investments, and the general impression would bode well for our economic development. Ayon sa MMDA, hindi ito ang unang pagkakataong magpapatupad ng buong araw na truck ban sa loob ng ilang araw. Ginawa raw ito noong 1996 nang ganapin sa bansang APEC conference. Sa pamamagitan ng total modified daytime truck ban, inaasahang 4,000 truck na magagaling sa port area ang dinadaraan sa malapit sa Rojas Boulevard kung saan gaganapin ang ADB conference. Dumaan din daw ito sa masusing konsultasyon sa Truckers Association. Dahil dito, nangangamba ang Philippine Baking Industry Group sa posibleng pagkakaroon ng kakulangan sa tinapay sa Metro Manila sa mga petsyang ito. Ang mga tinapay kasi, dinideliver sila na araw-araw sa mga supermarkets, groceries at saka maraming stores sa Metro Manila at saka sa Northern Luzon na nanggagaling sa mga bakeries. Ang delivery ay ginagawa during the day at ang binigay na window na lang ngayon ay between 9pm hanggang 4am. Yan time na yan, sarado lahat ng mga supermarket at grocery. So wala kami madedeliveran ng ganyan. So magkaka-shortage nga. Pero ayon kay Tolentino, exempted sa total modified daytime truck ban, ang mga truck na may kargang nabubulok tulad ng prutas, gulay, seafood, karne, tinapay at yelo. Ibig sabihin, maaari pa rin sila magbiyahe mula 6am to 9am at 5pm to 9pm gaya ng dati basta hindi sila daraan sa mga lugar na daraanan ng ADB delegates. Perishable products, food items, bread, exempted po yun, wheat products, ice cream, poultry products, vegetables, and other meat products. So lahat po ito, hindi po mahahamper yung ating food supply chain. Yung food lane, tuloy-tuloy po yun. Papunta ng supermarket. May mga alternatibong ruta namang binigay ang MMDA sa mga truck na babiyahe sa itinakdang oras. Ang mga truck namang gagaling ng North at South Harbor na papuntang NLEX ay maaaring dumaan sa A. Bonifacio at R10, kanan sa C3, Kapulong, tapos diretso sa Sergeant Rivera, 5th Avenue, tapos kakaliwa sa A. Bonifacio Avenue, papuntang NLEX and vice versa. Bukod sa truck ba, nakikipag-ugnayan na rin ang MMDA sa DSWD para pakiusapan ng mga street dweller na huwag munang manatili sa airport at iba pang lugar na daraanan ng mga delegado ng ADB conference. So karangalan ng bansa natin na mag-host. We owe it to ourselves. To show our best face. Mariz Umali, GMA News.